mismo ang isa sa mga sentro ng deklarasyon ng mga APEC leaders sa summit na ginanap. Narito po report ni June Veneracion. Sa huling araw ng APEC Economic Leaders Meeting, sinalubong ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga economic leader na dumating sa Philippine International Convention Center o PICC kanina para sa ilan pang mga aktibidad. Unang dumating si Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah at sinundan ni Australian Prime Minister Malcolm Turnbull, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong, Chilean President Michelle Bachelet, Indonesian Vice President Yusuf Kala, Hong Kong Chief Executive CY Leong, at New Zealand Prime Minister John Key. Sumunod sina Malaysian Prime Minister Najib Razak, Papua New Guinea Prime Minister Peter O'Neill, Japanese Prime Minister Shinzo Abe, South Korean President Park Geun-hye, Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha, Mexican President Enrique Peña Nieto, at si US President Barack Obama na umakbay pa kay Pangulong Aquino sa pagsalubong nito sa kanya. Sumunod sina Russian Prime Minister Dmitry Medvedev, Vietnamese Prime Minister Truong Tan Sang, dating Chinese Taipei Vice President Vincent Shao, Peruvian President Ollanta Humala, at Chinese President Xi Jinping. Nakasuit and tie ang mga delegado sa kanilang family photo. Ang mga barong kasing inihanda para sa kanila, isinuot na nila sa welcome dinner kagabi. Katabi ng Pangulo ang presidente ng China na host ng APEC Summit noong nakarang taon at ang presidente ng Peru na magiging host naman ng APEC 2016. Pagkatapos ng saglit na family photo ay nagkaroon ng closed door meeting ang mga economic leader. Si Pangulong Aquino rin ang nagsilbing moderator ng pagpupulong. Sa draft ng inilabas na declaration ng mga APEC leaders na ipinakita sa GMA News, nakasaad na mariin nilang kinukundina ang lahat ng anyo ng terorismo. Tulad na lang daw ng mga pag-atake sa Paris, France, na ikinamatay na mahigit 100 itong nakarang linggo. Suicide bombing sa Beirut, Lebanon, na ikinamatay na mahigit 40. At ang pagpapabagsak ng eroplano ng Russia sa Egypt, na ikinamatay na mahigit 200. Nakalagay sa draft declaration na malaki ang epekto ng terorismo sa mga ekonomiya, kaya mahalaga raw ang paigtingin ang pagtutulungan ng mga bansa sa gitna ng bantang ito. Ipinunto rin ng mga leader na malaki raw ang maitutulong ng pag-unlad na ekonomiya sa pagtugon sa mga ugat ng terorismo. Hindi naman nabanggit sa draft ng deklarasyon ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Nauna lang pumayag ang Pilipinas na huwag pag-usapan sa APEC Summit ang sigalot sa West Philippine Sea, kasunod ng pulong ng Foreign Minister ng China na si Wang Yi at ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Inaasahang mamaya ay ilalabas ang final declaration ng APEC leaders. June Veneracion, GMA News.